welcome sa Rod TV. And ayun nga, maraming salamat sa inyo at umabot na tayo ng 50,000 subscribers. At actually, ang 50,000 subscribers ay sobrang laki na kung nagsisimula ka pa lang. Kasi iisipin mo na 50,000 na tao ang nag-click ng subscribe button at ang galing, di ba? Ang galing! So, walang sabihin na siguro kung kaya kong gawin, kaya mo rin gawin. Kasi hindi naman ako sikat na tao, hindi ako artista, hindi ako celebrity, or pareho lang naman yun, di ba? Basta, kumbaga, isa lang ako sa mga normal na tao na gusto lang mag-YouTube na umabot sa milestone na ito. Kasama ko kayo and salamat, sobrang salamat. Hindi lang sa subscribers ko, sa pamilya ko, sa girlfriend ko, di ba? Sa mga kaibigan ko din pala. Itong video na to parang trip ko lang talaga. Actually, hindi ko na talaga balak, pero gusto ko na lang rin mag-shoot kasi para kung sakaling lumaki pa man sa future yung subscribers count ko, 'di ba, mapapanood ko tong video na to na umabot ako ng 50,000 kung ano-ano nga bang pinagsasabi ko. Gusto ko lang i-feel yung moment na grabe, Rod TV, may 50,000 subscribers ka na. So, masaya kasi talaga ako, sobrang saya ako. Although medyo nape-pressure ako kasi para sa akin, kapag lumalaki yung fanbase mo, kailangan mas lumaki o mas lumawak yung utak mo para mag-isip ng mga content. Kasi hindi pwede na porket lumalaki ang followers, lumalaki ang subscribers mo, magpapakain ka sa sistema na ay kahit ano na lang i-video ko kasi marami naman akong followers, which is wrong. Para sa akin, mas maganda pa rin na habang lumalaki yung mga fanbase natin o fanbase ko or fanbase nyo, kailangan mas lalo tayong mag-iisip ng mga content na matutulungan yung mga tao. Hindi lang naman kailangan informative na video na ginagawa ako. Pwede pa rin naman ikaw magpatawa, magpa-entertain, magpa-inspire, and ayun, ang daming pwedeng gawin sa YouTube. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga struggle ko bago ko ma-reach itong 50,000 subscribers. At siguro hindi naman ito big deal sa iba, pero para sa akin medyo tinitake ko siya na seryoso kasi ako yung nakaka-experience. So, the first one is the setup. Okay, dito sa kwarto na to, mukhang okay lang pag pinapanood nyo. Pero, kung nasa pwesto ko kayo, sobrang inip dito. As in, lagi akong pinapawisan kapag nag-shoot. Lagi ako kailangan may dalang tubig kasi sobrang sumasakit yung ulo ko kapag nag-shoot ako ng tuloy-tuloy or nag-shoot ako ng video ng mahaba. Katulad nung sa video ko sa copyright, talagang sumakit yung utak ko doon. Sumakit lang yung ulo ko doon, as in, at ayun, isa siguro sa mga pinaka-struggle ko yun. Ano ba ang struggle ko? Siguro yung second one is the editing. Alam nyo, yung iba siguro yung mga dati ko pang subscribers or mga nag-check ng mga old videos ko, nag-unbox ako ng isang laptop at yun nga yung ginagamit ko ngayon pang editing. Pero sa performance niya ngayon, hindi na ganun kaganda yung naibibigay niya sa akin. Kumbaga, may mga certain moments na kapag nag-edit ako, gusto ko ng ganitong edit, gusto ko ng ganito. Hindi ko siya magawa kasi nga, hindi na kaya ng laptop. Kumbaga, naglalag, naghahang, nag-auto shutdown yung editor ko, which is nakaka-stress. Yun, siguro isa sa mga pinaka-struggle ko talaga yon, yung bagay na yon, yung every nag-i-edit ako ng video, sobrang nai-stress ako, sobrang alam niyo, parang parang tuloy-tuloy na sana, hindi makaya ng laptop. So, parang ang pinaka-relief moment na lang sa akin, yung pinaka-magaan na moment, pinaka-satisfying moment sa akin is kapag na-upload ko na yung video. Kasi doon na kayo nagko-comment, doon yun na nakikita yung video, doon yun na napapanood, kung ano yung sinasabi ko doon, ano yung laman. By commenting your thoughts, your opinions, sobrang natutuwa ako. Sobrang, hindi ko lang na-heart lahat, pero nagbabasa ako ng comment, sobra. As in, natutuwa ako kasi effective pala talaga yung sinasabi ko sa video. Kumbaga, may nakaka-relate, nakakatulong ako sa iba, and naiintindihan ng mga taong nanonood sa akin ngayon. So, maraming salamat guys. Hindi ko rin alam kung paano kayo pasasalamatan, pero sobrang thank you talaga, sobrang thank you. Kasi syempre, hindi ko expect na aabot agad sa 50,000 subscribers. Expect ko nga 50,000 subscribers at the end of the 2020 pa. Pero yun, binigay nyo na sa akin siya July pa lang, at sobrang salamat po. So, ano pa ba yung mabibigay ko sa inyong tips? Siguro guys, ganito. Alam nyo na, no? Ayoko na makisawsaw sa issue sa social media. Napakadaming issue. Halos kada buwan, kada linggo, may isang social media influencer na nababash or nagtitrend or kahit ano. Gusto ko lang lahat ng
nakatutok sa akin lahat ng sumusuporta, lahat ng subscribers ko is gusto ko alagaan kayo. Paano way ko, Erod? Parang gusto ko na kung kayo yung content creator na nagsisimula pa lang, taong nangangarap mag-vlog, taong nangangarap lumaki yung channel, gusto ko mahalin nyo yung ginagawa nyo and always respect. Ang dami ng issue, kailangan hindi na tayo makidagdag, kailangan tayo yung maging nasana tayo yung bagong social media influencer na magpapabago ng future, di ba? Hindi ko ma-explain eh. Kasi, alam niyo yun, ang daming issue nangyayari. Gusto ko sana na kayo is umiwas kayo sa issue. Siguro guys, kung ano na lang yung marating mo, kung lumaki ka man bigla, o mas bumilis pa yung subscribers count mo, or mas lumaki pa yung followers mo sa kahit anong social media account, siguro, always tignan mo kung saan ka nagsimula, sino yung mga tumulong sa'yo, and palagi mo silang i-appreciate, palagi mo silang tulungan, and also yung mga nakikita mo rin ng mga tao na nagsisimula pa lang, tulungan mo rin sila umangat, kasi yun yung pinakamagandang way na madutulot ng isang tao sa isang tao, yung tutulungan siya umasenso, tutulungan siya umangat sa buhay, tutulungan siya mapa-inspire. Alam niyo yun yung para gumanda yung takbo ng buhay ng tao. Ang dami kong gustong sabihin pero pag nasa camera na nawawala ako rin eh. Although yun, isa yun sa mga struggle, which is nape-pressure pa rin ako kapag nagba-vlog ako. Kumbaga, parang may mga moment na minsan hinahabol ko yung oras, minsan nagmamadali ako, minsan parang na sobrang pressure ko sa sobrang dami kong iniisip na gustong sabihin, nabablanko ako, kumbaga nawawala yung mga sinasabi ko. Magsulat kayo ng plano nyo, isulat nyo yung mga importanteng sasabihin nyo para kapag nag-vlog kayo, hindi nyo makakalimutan sabihin. May mga ganong moment kasi ako na, dapat pala sinabi ko yung ganito, dapat pala dinagdagan ko ng ganito. So, maganda talaga magsulat ka rin para kompleto yung vlog mo, wala kang makakalimutan, okay lahat. Kumbaga pagdating sa editing, hindi ka magsisisi na, ay, dat pala dinagdagan ko, dat pala meron ganito. Isa pang gusto kong pag-usapan is yung nababasa kong positive comment about sa akin, which is lilinawan kayo magsalita sa akin. Sobrang na-appreciate ko yun. Para sa akin kasi, normal ko lang siyang naiintindihan, pero pag sinasabi ko pala sa iba, no, mas naiintindihan nyo, mas nagigets yung ibig kong sabihin, and sobrang happy ako dun kasi alam nyo yung kahit hindi tayo magkakilala personally, through video, mapapanood mo ako sa YouTube kunyari. Ano ba sinasabi nitong lalaki ko, ganyan-ganyan, tapos iba magigets, diba? And yun, sobrang masaya ako dun. Ibig sabihin, effective talaga kung ano yung mga pinagsasabi ko sa camera. Sobrang importante yung kapag mag-vlog ka, pipiliin mo yung topic na komportable ka pag-usapan, komportable ka talakayin, yung bang may idea ka, may nalalaman ka. Kasi kapag nag-vlog lang tayo ng dahil sa ganito, dahil uso, dahil ganyan, dahil ginawa ni ganito, tapos hindi ka naman talaga totally aware o hindi ka ganun kasaya sa ginagawa mo, magre-reflect siya sa video mo. Mapapansin nyo ng mga tao, makikita nila na minsan sukot yung ginagawa natin, which is the term ni Paulul sa cringe, which is the sukot. Sobrang importante, hanapin nyo kung saan kayo mag-excel, hanapin nyo yung video na tingin nyo pag ginawa nyo, hindi kayo maiilang, hindi kayo mahihiya. Kasi sobrang importante ng passion kapag nag-vlog. Importante talaga yung masayang-masaya ka habang ginagawa mo yun. Siguro, pag-iisipan ko pa yung mga content na ilalabas ko, mag-aaral pa ako ng mga iba't ibang nalalaman ko sa YouTube para ma-share din sa inyo. Kasi gusto ko panoorin nyo ako dahil may matututunan kayo, hindi dahil papanoorin nyo lang ako, dahil trip nyo lang ako panoorin. Para sa akin, mas matimbang pa din yung manunod ka sa akin kasi may kailangan kang bagay na gusto mong malaman na maibibigay ko sa iyo gamit yung video ko na ito. Ewan ko, nagigets nyo ba? Salamat sa mga sumusuporta sa akin sa ibang bansa din kasi may mga nababasa akong nagko-comment from Japan, USA, Qatar, Saudi Arabia. Ewan ko kung totoo yung iba dun or yung iba talaga totoo. Pero kung nasaan man kayo, maraming salamat. Sana yung video ko natutulungan ka para, di ba, kung may mga tanong ka pa sa YouTube, magkakaroon ka ng idea. At ayun, huwag kang mahiya kung nag-vlog ka pa lang sa cellphone kasi ako, until now, nag-vlog ako sa cellphone. So huwag kang mawala ng pag-asa, pareho lang tayo nag-vlog sa cellphone. And ayun, kayod lang ng kayod, nandito ako, tutulungan ko kayo sa mga tips hanggat may nalalaman ako, ishare ko sa inyo yon. Hindi ako magtatago ng mga bagay na gusto ko ako lang makaalam. Gusto ko lagi ipamahagi sa inyo yon. And sobrang saya na makatulong sa inyo. Siguro hanggang doon na lang muna kasi haba yung video. So shoutout muna tayo. Shoutout kay Aramindo, Princess Mia M, Gwyneth Kabaktulan, Jerome Santos, Hashtag Animation,
Genesis Ulay TV, Kakay Channel, and kay S Daily Vlog. So yun yung gusto nyo ma-shoutout sa next video natin, mag-comment ka lang sa baba ng hashtag Rod TV pa shoutout, at yung mga magko-comment niyan, yun lang yung mga isa-shoutout ko. Para sa ating question of the vlog, ano yung target subscribers mo bago matapos ng 2020? I-comment mo lang sa baba yung sagot mo with hashtag QOTV para sa next nating video, ma-feature ka sa hashtag QOTV natin. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod ko na video. Support me for more upcoming videos. Maraming maraming salamat sa pagmamahal, sa pagsusuporta. Salamat sa 50K and peace out. Kung gusto nyo pa ng mga YouTube tips guys, i-check nyo lang yung channel ko. Marami akong mga videos na para sa'yo, para sa mga nagsisimula sa YouTube, and check mo lahat yun. Yun lang. Bye-bye!